Sementeryo, may kaugnayan yan. Tama. Ay, paano po may kaugnayan? Eto, eto, pakinggan nyo. May connection yan. Ano, anong connection niya? Dahil, noong unang panahon, nagde-date ang mga tao sa sementeryo. Oo. Oh. Totoo yan. So, kailangan nila magbalot. Totoo yan. Ay, nako. Hindi lang aamin yung iba. Matindi research nito si Joey. Alam nyo ba, noong unang panahon, wala yung mga hazing. Yung hazing. Oo. Mm-hmm. Ang pagsukat sa tapang o ang initiation ng mga, lalo na mga mason. Ang masamahan. Pati mga mason. Dahil lolo ko mason eh. So, nalaman ko na pinagsusulat sila ng kasaysayan sa sementeryo. Ayun. Na mga istorya. Ganun lang nung araw. Ngayon, may hazing na, medyo masagwa na eh. Nung araw, ganun. Kaya yung sementeryo, marami pong gamit yan. Ito. Nagiging bahay. Nagiging bahay. Nagiging daytan. Daytan, oo. Importante yun. Initiation. Napakaraming magaganap po. Resort yan eh. Resting place. Opo. Resting place. Libingan nga yan eh. Kaya huwag yung katakutan. Ito, Joey! Wedding venue po. Wedding venue. Gusto mo ba? Gusto mo ba? Uy, kakaiba yun, kakaiba. Oo. Kung gusto nyo sumumpa sa mga mga namayapang ano nyo, minamahal sa buhay, pwede yan. Pwede nyo gawin. Para marami nagdadasal, papunta sa taas. Correct. Tapos habang yung lalakaran mo, nakasakay ka sa kabayo. Yung may karosa ka. Jose, yung trabaho ni babae, yung pamilya niya, may kaugnayan din sa talabay ang sementeryo. Eto pa. Paano nagkaroon ng connection yun? Makinig kayo. Makinig kayo. Ang talaba, tinutungkab. Opo. Yung mga nicho, tinutungkab. Pag gusto nyong kunin ng mga pustiso ng mga namayapa. Ito yan. Magkakonect yan eh. Hindi, totoo yan. Yung mga pustiso, kinukuha yan. Oo, wag ganun. Kasi pinarerenta yan dun sa mga pustiso. Pustiso talaga, kinukuha? Walang patawad? Hindi, pinarerenta yan eh. Tawa ng tawa si Glenda. Panungin mo si Glenda ano ba mga experiences niya dyan sa sementeryo? Meron po ba kayong mga experience? Meron mga kaiba o mahiwaga. Wala naman po. Wala eh. Pero may totoo ba yung sinasabi ni Parin Joey? May mga nagde-date daw dyan sa sementeryo? Marami po. Ay, naku. Minakita na po ba kayong ginagawa nila sa pagde-date? Marami po. Tahimik eh. Kaya yung mga naririnig yung ungol sa sementeryo. Hindi multo yun. Nililinaw po na. Jose, paniwala mo. Hindi yan multo. Ito po. Kung mapupunta kayo sa sementeryo, napakatahimik na lugar. Nakarinig kayo kahit ungol. Kahit kapirasong ingay po, maririnig nyo yan kahit tahimik eh. Bukod sa mga palaka po yun. Tapos meron kayo maririnig na yan na po. Ay, yung alulong. Yun na nga yung nagde-date. Oh, yeah. Pero naririnig yung tang Yan, mga ganyan. Oh. Yung ganun tunog, tinakbuhan nyo. Ayan, ibig sabihin ng ganyan. Tinakbuhan. Paano yung November 1? Hindi, ang gulo ng ano. Ay, masaya, piyesta yan sa kanila. Ang sabi niya po, Tito Sen, pag November 1 daw, nagtitinda sila dito. Ano po mga tinitinda ninyo? Libingan. Ano, barbecue po, tsaka mga merienda. Balot. Merienda. Mami, with bulalo. Bulalo? Oh, tingnan mo, salbahe ito si Aling. Kati bulalo. Bulalo? Hindi po. Ngayon, magno-November. Kayo po ba yung nangangasiwa dyan? Kasi dyan kayo nakatira eh. Opo. Ano po? Yung pagtitinda lang po. Meron kayong mga binabantayan ng ibang nicho na pinapaano sa inyo? Parang care... ano yun? Caretaker. Mga kilala po, nagpapalinis. Nagpapalinis. Magkano po ang palinis sa inyo? Ano, minsan po may nagbibigay ng 200, 300. 200? Lilinisin nyo yung kuko ng namatay. Pelipon po ba yun na manicure? Yung pinaka, ano, paligid ng nicho. Nicho. Ano ba? Kala ko papalinis kuko. 200 eh. Wala nang kuko ito. Mga may magpakulot pa. Pero may bahay na po kayo dyan. Yung bahay niya nila nasa boundary ng sementeryo. Gusto niyo pa ba magkaroon ng sariling bahay at lupa? Yan. Matagal na po. Matagal ko na pong gusto magkaroon ng sariling. Kasi, di ba, kayo dyan kayo lumaki. Oo. Tapos yung mga anak mo, dyan pa rin lalaki. Sana yun. Gusto niyo ba yung kinalakihan ng anak nyo o kinalakihan mo pareho lang? Hindi po. Gusto ko naman po maiba. Buti, natuto magsalita yung mga anak mo. Tahimik yung mga kapitbahay mo. Wala ka laro. Nanakot kayo eh.
sa'yo pa rin naman. Sumayaw pa rin. Tumi chiquito nga, ayaw, oh. Kasi kayo nananakot. Alam nyo bang naunang na-invento ang bote kesa sa... Tansyan. Ayan na, ayan na naman, ayan na naman. Bakit ba dito, Joey? Hindi, dahil ang pantakip lang nung araw, tapon. Tapon, tama. Tapon. Cork. Ngayon, cork. Gusto nila nung pantakip na naitatapon, tansyan. Gumawa ng tansyan. Tandaan ko yan, 21 yung alon na yun, ah. 21, yung alon. Yung basta hindi, mga pambara, tulis. Ang tawag, tapon. Tapon. Kaya mayroong iba na dagdagan ng isang letra, pambara rin yun. Ano yun? Ano yun? Letter, ano yung alam ko? tapons. Tapons ata. Oh. Ano, Mario? Ito, nagtanong po eh. Ito na nga. Kanina ka pa. Parang ano ah, lahat ang sinasabi ni Joey, parang ano ka. Abangan nyo yung kasal nila sa sementeryo. Tama naman na. Ito na, para. Eh, nakakakilabot! Kalamahin mo, lobo. Para sa mas maayos sa tirahan. Para sa mas maayos sa tirahan! Tahanan! Tahanan! Bahay! Bahay! Sa negosyo! Sa negosyo! Ulitin ko! Ulitin mo! Di tayo matatapos! Ulit-ulit! Ano ba? Nagsasalita ko! Ano yan? Ang gulo ito!